Hello mga ka-trip, it's JJ once again. And first of all, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa pagkakataon na meron po tayo. And today, I feel better. Salamat sa Diyos ng marami. Kaya today's vlog, ipapakita ko po sa inyo itong room ko. Room tour po tayo mga ka-trip. Yan po ang pagtitripan natin today. Para at least meron po kayong idea kung ano pong itsura ng mga isolation room dito po sa Hong Kong. Particular dito po sa Penis Bay, mga ka-trip. And at para at least siguro sa mga viewers natin, baka pwede nilang ma-share po ito para makita ng mga mayor nila or may maipakita nila sa kanika nilang mga boss or sa ibang bansa na gusto makakakita po nito para malay nyo, pwede po nilang gayahin or ma-inspire sila. Who knows, mga ka-trip, di ba? Kaya at least meron din po kayong idea. Kung sakasakali, wag naman, ma-isolate po kayo dito sa Hong Kong. Kaya kung trip mo yan, trip ko rin yan, eto na po mga ka-trip. Check this out! Yes! J-Trip by JJ. Yes mga ka-trip! Alam nyo ba na ito pong Penis Bay Isolation Facility is can accommodate at least 7,000 po na tao. Pwede po siya makapag-isolate ng 7,000 na katao. Dahil ito pong isolation facility po nila, mayroon pong 3,500 rooms. Di ba? Ang dami mga ka-trip. And they have larger room at mayroon din po silang for individuals. Ha? Mayroon po silang mga malalaking room for individuals. And at the same time, mayroon din po silang ipinoprovide na room for families. Kaya kung mayroon po kayong, kung may mga ma-isolate po rito na pamilya, may mga batang dala, okay lang po dahil they can provide a crib and mayroon pong mga mini fridge kung may breastfeeding or lahat po ng mga kailangan po ng isang pamilya is may po provide po dito sa isolation facility. O, di ba? Pasok, di ba? Ang ganda, bongga. So, ito na po mga ka-trip. Simulan na natin. So, dito po mga ka-trip sa entrance pa lang, nakita nyo po yung first vlog ko. Ayan. Meron po tayong, ito po yung pinto na pinaka-entrance. And yung katabi po niyan is yung bintana. Mayroon po isang bintana kung saan dyan po yung dinadala. Diyan nyo po kinukuha yung mga pagkain. And mayroon pong aircon. Ayan, mayroon pong aircon mga ka-trip. At dito, mayroon na rin pong remote control po yan. Diyan po yung remote, hindi nyo po pwedeng kunin. Basta naka-stack lang po yan. So, kung gusto nyo pong i-operate, palamigin, or painitin yung temperature ng room, pwede po. At diyan naman po, katabi sa baba, mayroon pong electric thermopot. Ayan, at least kung gusto niyo po ng mga mainit na inumin or noodles, meron po yan. At ito pong table na to, mga ka-trip, is alam niyo naman sa mga hospital, para po siyang ganyan. Okay, may mga lagay ng documents. And sa ilalim, ayan, kung saan may mga personal stuff ko yun, pinaglagyan ko na po ng tubig. And kung mapapansin niyo mga ka-trip, ayan, meron pong extension. Okay? Sila po ang nag-provide po niyan, mga ka-trip. Provided po nila ang extension. So, all you have to bring is your wire, mga charger, or yung mga dapat yung may mga gamit po kayong nangangailangan ng kuryente. At least, mayroon na po silang extension dito. Okay, moving on, mga ka-trip. Ayan, that's my bed. Okay. Yan po yung ating bed. Yan po is yung dinila ko lang na personalized ko po na kumot tsaka unan. And kung mapapansin po ninyo, yan, meron po silang isa pa ritong switch na kung saan pwedeng-pwede po kayong makapag-charge. Yan, and then yan po yung switch po ng aircon. And nakikita nyo po yung wall. Yung walling niya, mga ka-trip po, nakita nyo ang ganda. Ayan. Nakita mo may design pa. And this is wood. Ayan, wood. Wood po siya. Okay? Ayan po. And then sa kabilang side naman, mga ka-trip, ay, ito pala, mga ka-trip, nilalagyan ng laptop ko. They also provide two chairs.
Ayan, dalawang chair. Okay, and sa kabilang side naman, yan po yung ilaw, switch ng ilaw, and dalawa pong saksakan din. This is for the TV, and this is for the extension, and then meron din pong antenna sila for the television. Dahil yung katabi po niyan, meron po silang isang maliit na TV rito, di ko alam kung ilang inches siguro, this is sa 14 inches siguro. Medyo maliit lang naman siya. Yan po yung table, mga ka-trip. Okay? And then, tignan nyo po yung flooring, mga ka-trip. Diba? Ganda rin yung floor. Okay? And then yung ceiling. Ayan. Ang ganda rin po nung ceiling. At kung mapapansin nyo po, mga ka-trip, ang isa sa mga nakaka-believe or parang nakaka-amaze din yung pag-handle nila ng mga wirings. Ayan, kung mapapansin nyo, parang well-engineered po yung yung mga wirings, yung mga connection ng mga wire. Ayan, mga ka-trip. Check nyo po, ayan. Yung mga wire. Alright, so sa tapat po niyan, mga ka-trip, ayan, dito po. Dito naman po yung extra bed kung sakasakaling meron kayong kasama na kasama sa bahay, asawa o anak, eh, pwede-pwede po kayong dalawa rito makapag-stay. Okay? And moving on, mga ka-trip, dito naman po sa side na to is going to the CR. Ito na po yung parang CR location. So dito po sa may side, meron po silang parang isang maliit na wardrobe or parang cabinet. Ayan, no. Pwedeng-pwede nyo pong ilagay yung mga damit po ninyo dyan. Ayan. So, ayan na po yung mga ibang damit ko. Dyan ko na po inilagay. At dito po sa side na to is yung another window. Ayan. So this is like a toilet view. So lahat ng mga katapat mo, parang yun yung toilet view area po nila. Okay, dahil ito pong papakita ko po sa inyo ngayon, mga ka-trip, is yung toilet. Ayan. Diba? So, meron po siyang switch dito. At meron na rin po silang water heater switch. So, diba? Bongga, may water heater. So, ayan po, mga ka-trip. Welcome po sa toilet. Ayan, mga ka-trip, o, diba? So, ayan, meron na po sila isang sink po dyan. At mapapansin nyo, napakalinis din po dito. At, ayan, meron na po ring curtain. Shower curtain dito para at least kung gusto nyo pong hindi mabasa lahat ng area, pwede nyo pong takpan, nakaka-trip. And, ayan, nakita nyo po, meron na po talaga silang shower and yan po yung pinaka-heater. Okay, ayan na po yung may mga lagayan na rin po ng inyong mga toiletries, shampoo, or mga body wash. So, yung body wash po and shampoo, like I said, pinaprovide po nila dito lahat ng kailangan nyo po dahil bawal po rito ang bisita. Bawal din po magdala ng food. Bawal din po magpadala ng kung ano-ano dito po sa isolation facility. So, pwede naman po nilang i-provide lahat ang gusto po ninyo. Kaya, you don't have to worry. So, may mga bagay lang po kayo na dapat dalhin na personal. Kung napanood nyo po yung aking unang vlog, eh, nasabi ko po doon kung ano-ano yung mga kailangan nyo pong dalhin. So, panoorin nyo na lang po para at least meron po kayong mga idea. So, ayan po mga ka-trip. Ayan po ang ating isolation room dito po sa Hong Kong. Isolation facility dito po sa Hong Kong. Ayan, mga ka-trip. I hope nabigyan po kayo ng idea. And sana maka-inspire sa iba para at least makita nila kung gano'n po ka-organize ang isolation facility dito po sa Hong Kong. Alright, so thank you po.
Before that, thank you po, salamat sa Panginoon, sa lahat po na nag-pray, sa lahat po ng mga nagtitext sa atin, nakakamusta na po tayo. Awa po ng Panginoon, maayos po ang ating kalagayan dito. Salamat po sa Diyos. Alright, so hanggang yan po muna. Peace! Share the love! Bye-bye! J-Trip by JJ.